Sa chess, bumisita ang Russian chess legend na si Anatoly Karpov sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Rafael Bandayrel. Ibinahagi ni Anatoly Karpov ang kanyang mga karanasan at pangangaral sa harap ng dose-dose ng Filipino chess enthusiasts at national athletes sa Rizal Memorial Coliseum ng Philippine Sports Commission. Sa kanyang lecture, binigyang diin ni Karpov kung ano ang mga benepisyo ng paglalaro ng chess. At dahil ilang dekada na rin ang nakakalipas simula nung huli siyang nakabisita sa bansa, sinariwa ni Karpov ang kanyang mga alaala mula sa kanyang unang pagdalaw dito. What I remember that chess was very popular and the body of my championship match was shown on TV channel each day. So it had maybe not 93 programs, but 80 as minimum, 80 programs about that match, and people were watching. It was not theoretically programmed. It was programmed, which was following by chess players of Philippines, and it means that match gave a lot of development to Philippine chess world. Bukod sa kanyang lecture, binigyan din ni Karpov ng payo ang mga kabataang wood pushers na dumalo. 1976, and I can see big development of the capital of Philippines, Manila. In 76, I remember well, in Manila you had a little bit more than 4 million inhabitants. Now you have much more, a couple of times bigger. And now you have many hotels, and that time the best hotel was Manila Hotel. The old but nice hotel. Dumalo rin sa naturang event si Philippine Sports Commission Chairman Richard Dickey Bachman. At syempre, di rin pinalagpas ni Filipino chess legend Eugene Torre na muling makipagkita sa dati niyang karibal. Mali, yung first laban namin, memorable yun, 1969 World Junior. Sa Stockholm, Sweden. That was also my first time lumabas. And unfortunately, nagkita nga kami sa, pinagsama kami dun sa qualifying group. Alam mo, during that time, kinoconsider ang Pilipinas na weak. And usually, yung mga malalakas na player sa qualifying group, nakakasabay nila yung mahihina. Dun sa laban namin, namuntikan pa nga siya. Actually, na-adjourn yun. Dalawang beses pa nga na-adjourn. Very long. And during that time, may adjournment pa kasi. And finally, ako yung may lamang. Pero ang galing ng pagkadepensa niya. And finally, the game was drawn. Dagdag pa ni Torre, napakahalaga para sa mga susunod na henerasyon ng Pinoy chess players ang oportunidad na makapanayamang isang alamat na tulad ni Karpov. In the first place, Karpov is an special, exceptional champion, you know. At the time, he was rarely losing a game, you know. Pag natalo yan, almost big news. So anyway, very important. And ang chess naman is to promote peace also. And ipopromote din yung ating mental king. So very important talaga ito. And I believe also that through playing chess, napopromote yung ating karakter. Ngayong Miyerkules sa Baguio naman, ang destinasyon ni Karpov kung saan magugunit ang napanalunan niya ang World Chess Championships noong taong 1978. Mula sa Rizal Memorial Sports Complex sa lungsod ng Maynila, Rafael Bandayrel, PTV Sports.